Kinalakihan na ni James ang pag-aalaga ng isda, pero nitong pandemya, nahilig itong magdisenyo ng mga aquarium o mas kilala bilang aquascaping. Katunayan, nakasali na rin siya sa iba't ibang mga national at international competition sa aquascaping. Yung isang competition na sinalihan ko yung National Hardscape sa Laguna. Binyan Laguna, nag-second place ako, nirepresent natin ang Baguio City. Mm-hmm. Tapos, nag-champion din ako sa Paludarium Showdown sa Laguna rin, by Chase Aquatics. Yeah, nag-champion tayo, Baguio City. So. Ibinahagi ni James ang ilang basic na kagamitan sa aquascaping. Meron tayong substrate kung tawagin nila. Pwede siyang aqua soil, sand, at kung ano-ano pang mga adjuncts na pwedeng ilagay para maganda yung tubo ng halaman. Tapos, gumagamit din tayo ng mga bato, mga rocks na pwede sa freshwater, mga driftwoods, kahoy. Napagkakitaan na rin ni James ang kaalaman niya sa aquascaping at kumikita siya mula 2,000 pesos hanggang 50,000 pesos kada aquarium, depende sa klase at laki. Mahalaga rin na akma ang disenyo at laki ng aquarium sa mga alagang isda. Medyo magastos yung mag-i-start ka nang walang kaalam-alam. Mamatayan ka lang ng isda, mamatayan ka lang ng halaman. Parang paulit-ulit na problema, medyo mas magastos siya. Kaya mas magandang mag-research na lang muna talaga. Magtanong. Sa ngayon, abala sa paghahanda si James para sa iba't ibang international competition na nais pa niyang salihan. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Alagang King's Vita Plus, kikita ka na, aasenso ka pa!